Muli po, magandang gabi sa inyong lahat. Magandang gabi sa ating Panginoon, Diyos na buhay. At muli po akong nagpapasalamat sa pribileyong ito. Nagpapasalamat po sa inyong butihing pastor. At it is my joy and my honor na makapagbahagi po ng salita ng Panginoon sa iglesyang ito. At sa gabi pong ito, tayo po ay dadako po sa pag-aaral ng salita ng Diyos at nais ko po kayong anyayahan sa aklat ng Matthew chapter 6 verse 33 hanggang 34. Matthew chapter 6 verse 33 and 34. Ito po ay familiar po sa lahat. At napakaganda pong pagbulay-bulayan ang nilalaman po ng talatang ito. Okay? So, nariyan na po kayo? Okay, sabay-sabay po natin basahin ang talatang ito. Let us start. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Take therefore no thought for the morrow shall take thoughts for the times, okay, I'll be set. Okay, sufficient unto the day is the evil thereof. Okay, so tayo po'y manalangin. Ama naming banal at mapagpala, maraming salamat pong muli sa pagkakataon na makapagpahayag ng iyong salita sa iglesyang ito. And I pray, O God, na ikaw ang maitaas, makita, mabigyan ng kaluguran, at ikaw ang patuloy na magpaunawa sa bawat isa sa amin. Buksan mo po ang aming puso at kaisipan, kaunawaan na makita po namin ang mga dakilang bagay na nakapaloob sa iyong banal na kasulatan. Sa pangalan ng aming Panginoon Jesucristo, ito po ang aming samot dalangin. Amen. Okay, sa gabing ito, ang pamagat po ng ating mensahe ay pinamagatan pong Seek God First and you will never be last. Okay? Seek God first and you will never be last. Kailanman, hindi ikaw mahuhuli pag inuna ang Panginoon Diyos. Now, seeking God and putting Him first in our lives is the best and noble and foremost errand that you and I must do in this life. Yes, ito po yung pinaka-the best, noble, kagalang-galang at foremost, pangunahin na aim or mission na dapat nating gawin sa buhay na ito. And let me remind you that God looked down from heaven, diba? To see upon the children of man. To see if there were any that did understand, that did seek God. At ito po yung dahilan, ano? Bakit natin dapat gawin ang hanapin ang Panginoon, ang kanyang kalooban, ang kanyang kaharian? Sapagkat ang Diyos po ay nag-expect. Just imagine from heaven, He looked down from heaven to look upon the children of man. So, at ang sabi ng Isaiah chapter 55, verse 5, verse 6, it says, Seek ye the Lord while He may be found. Call ye upon Him while He is near. So, makikita po natin dito, mga kapatid, na ipinag-utos ng Panginoon ang bagay na ito, yung seek ye first. Even in the Old Testament and in the New Testament, makikita po natin. And then it says, the following verse, Let the wicked forsake his way, and the unrighteous man his thoughts, and let him return unto the Lord, and He will have mercy upon him, and to our God, for He will abundantly pardon. Kanina po, kami po ay mayroong meeting na isa pong samahan na kung saan ang topic po ay characteristic of the kingdom of God. Okay?
Now, at tunay nga na isa sa mga characteristic ng Kingdom of God is yung nandyan yung joy, love, peace, forgiveness. At ganun po ang ating Panginoon Diyos. Take note that word, for He will abundantly pardon. So ganun po ang Panginoon Diyos. Seeking and putting God first in our lives will make us great in His sight and make us useful, fruitful, and children of God. Talagang ito po ay isang katotohanan na makikita po natin sa banal na kasulatan. Ito po ay pangako ng Panginoon. That's why ang hamon po sa atin ng banal na kasulatan sa aklat po ng Colossians chapter 3 verse 1 to 4, it says, if ye then be risen with Christ, seek those things which are above, where Christ sitteth on the right hand of God. Set your affection on things above, not on things on the earth, for ye are dead and your life is hid with Christ in God. When Christ, who is our life, shall appear, then shall ye also appear with Him in glory. So, iyan po ang sabi ng Bible. If we seek and put God first in our lives, He will never let you down. Amen? He will never let you down. You will never be left behind in God's blessing. And you will never be last to receive God's favor. And you will never regret at the end of your life. Kaya, ang nakita ko po dito mga kapatid, kung meron man tayo mga pagsisisihan at the end of our life, ay yung hindi ka nagpagamit sa Panginoon. Hindi mo inuna ang Panginoon sa iyong buhay. But if you seek Him, His kingdom, His will, His word, then, again, take note, you will never be left behind in God's blessing. You will never be lost and you will never be last. Amen? Yes. Totoo po yan. Kaya nandun po ang panawagan po sa atin, nandun po ang pagpapaalala sa atin. Now, on the book of Deuteronomy, makita nyo po kung ano ang sinabi ng Panginoon at patungkol po dito. Kaya nga, we are always reminded by God through His Word kung anong dapat natin gawin. Deuteronomy chapter 28 verse 1 and 2. And it shall come to pass, if thou shalt hearken diligently unto the voice of the Lord thy God, to observe and to do all His commandment, which I commanded this day, the Lord thy God will set thee on high above all nations of the earth. And all those blessings shall come on thee and overtake thee, if thou shalt hearken unto the voice of the Lord thy God. So, that's the way kung paano natin ay hahanapin ang Panginoon. Okay? Now, at kung ano ang gagawin ng ating Panginoon. The Lord shall command the blessing upon thee in thy storehouses. Deuteronomy chapter 28 verse 8. The Lord shall make thee plenteous in goods and in the fruits of thy body. Deuteronomy 28 verse 11. The Lord shall open unto thee His good treasures. And then the Lord shall make thee the head and not the tail. And thou shalt be above only, and thou shalt not be beneath. Okay? Napakaganda po ng mga pangako ng ating Panginoon, mga kapatid. Once we meditate the Word of God. Okay? Tayo nga, mapangakoan tayo ng tao, di ba? Pag napaniwala tayo, masaya tayo eh. Right? Mga kapatid, promise po ng Panginoon to. Okay? Whether we like it or not, yung sinabi ng Diyos, magaganap. Kung gusto mo magkaroon ng katuparan, ang pangako ng Panginoon, gawin mo yung kanyang kalooban. Okay?
yun po yung condition na makikita po natin dito, mga minamahal. Okay, so, if thou hearken unto the commandments of the Lord thy God, yun po ang gagawin ng Panginoon. Okay, so, sa ating pong pag-aaral, dito po sa talata, dalawang verses na ating pong binasa, mayroon pong bagay akong nakita na ito yung ating pong pukosan. Okay, first, yung sinabi po ng Bible na seek ye first. And then secondly, yung sinabi po dito na take no thought for the morrow. Okay? So, two important mandate on our God-given passage. Meron pong two important mandate dun sa binasa po natin. Matthew chapter 6 verse 33 and 34. Unang mandate, sabi po doon, seek ye first. It means you make it priority. Let it be your foremost longing or be the first place before anything else. So, dito po sa Book of Luke, meron pong pangyayari po dito na kung saan may nag-approach sa ating Panginoon Jesucristo na ang sabi niya, Lord, I will follow thee whithersoever thou goest. Fine. Maganda. Yung sinabi ng taong ito. Pero alam niyo ang sagot ng Panginoon? Okay. Ano ang sagot ng ating Panginoon sa bagay na yun? May sinabi po ang Panginoon na sabi niya, basahin po natin Luke chapter 9. Okay. Verse 57. Foxes have holes. Right? That the Son of Man, perinta, yung ang Panginoon, wala man lang siyang, sabihin natin, mahimlayan. Ano pong ibig sabihin nun? Nais lang ipabatid ng Panginoon, if you want to follow the Lord, if you want to follow Him, dapat willing ka. You are willing to pay the price of following Jesus. Okay? So, din yung pangalawa naman, sinabihan ng Panginoon, follow me. Pero meron siyang ano eh. Sabi niya, Lord, ilibing muna namin yung aming patay. Then sinagot siya ng ating Panginoon. Okay, let the dead bury their dead. Follow me. Okay? Preach the gospel. So, mga kapatid, yan po yung ibig sabihin ng if you are seeking God, here's the priority. Yes, marami tayong mga bagay na gustong gawin, pero ano ba ang sinasabi ng Panginoon sa atin? Even sa mga pag-aaral, pag-a-apply ng trabaho, palaging iyon po ang maging isip natin. Unahin ang Panginoon, ang kanyang kalooban, di ba? Yung iba, kahit alam nilang may pasok ng Linggo, sige lang. Basta may trabaho lang ako. Pero, ang lumalagong Kristiyano, they know kung ano ang dapat. Amen? Okay, so, what do we need to seek first? Okay? Ano yung dapat nating ano? Yung kailangan nating hanapin? Oh, the kingdom of God and then His righteousness. The kingdom of God. Ang karayaan ng Panginoon. At kaya nga po, ayan, may mga gawain po tayong ginagawa. Iyan ay gawain ng Panginoon, gawain ng kaharian ng Diyos. Okay? Let it be our priority, be our foremost longing, be the first place in our lives, okay? Before anything else. Sayang po. So kaya nga po ang challenge po sa atin ng salita ng Panginoon, okay?
Now set your heart and your soul to seek the Lord your God. Amen. Yan po ang sabi ng 2 Chronicles chapter 22 verse 19. Now set your heart and your soul to seek the Lord your God. Arise therefore and build ye the sanctuary of the Lord God, to bring the ark of the covenant of the Lord and the holy vessels of God into the house that is to be built in the name to the name of the Lord. Nakakatuwa pong isipin na kayo po ay talagang building the house of the Lord, di ba? So may mga gastusin pero ano po? Andun pa rin yung patuloy na pagbibigay para sa gawain ng Panginoon. And that is seeking the Lord. Aiming to build the sanctuary of the Lord God is seeking God and putting Him first in our lives. Now what will happen when we seek and put God first in our lives? Matthew 6:33, ano po ang sabi? All these things shall be added unto you. Now kung babasahin po natin yung mga nauna pong talata dito, ang pinangako ng Panginoon ang tungkol sa pangangailangan ng tao. Di ba? Ano yung mga bagay na ninanais ng tao? Mga pangangailangan ng tao. Then, at the end of this verses, it says, all these things shall be added unto you. Treasure, food, clothing, safety, and victory shall be added unto you. Idadagdag lang sa atin ang mga bagay na ito. Amen? Yes, idadagdag lamang po. Kaya, mga kapatid, kung mayroon man pong mga pangangailangan, may mga, sabihin natin, may mga struggle po tayo sa ating buhay, kalma lang. Ikalma po natin ang ating puso't isipan dahil mayroon tayong Panginoon na tutulong sa ating pangangailangan. Amen? Matutunan natin na ipagkatiwala sa Diyos ang mga pangangailangan natin. Ipagkatiwala natin ang ating sarili at unahin ang Panginoon sa lahat ng bagay. Yung paggising pa lang sa umaga, di ba? Ano ba ang una mong hinahanap? Kalooban ba ng Panginoon? Biblia mo? Cellphone mo? Ano ba? Pero pagka you are seeking first God first, alam na natin, di ba? Bible, panalangin. So, yan po ang mga bagay na dapat nating unahin. And then, kaya nga pinaalalahanan tayo ng Philippians chapter 4 verse 6, be careful for nothing but in everything by prayer and supplication with thanksgiving let your request be made known unto God. Then doon po sa talata na binasa po natin ano doon sa Matthew 6:33 and 34, yung huli po doon, ang sabi doon, sufficient unto the day is the evil thereof. Okay? It implies that we should not worry about the future. We cannot control the future. Our focus should be upon faithfulness to God and the present. Amen? Iyon po ang dapat na maging focus po natin. Now, let me remind you, brethren, God is not unrighteous to forget your works and labor of love. If you are serving the Lord, sinisikap na unahin ang Panginoon sa lahat ng bagay, ang sabi ng Bible, God is not unrighteous to forget your works and labor of love. Amen? Kung ikaw ay nagtatapat sa giving, keep on. At lalo pang maging maalab tayo sa mga bagay nito. Tayo po ay nag-aakay, keep on. Mas lalo pang sumagana
ang ating pong mga paggawa sa Panginoon. Hindi yung habang tumatagal, pabawas ng pagbawas ang ministry mo sa gawain ng Panginoon. Dapat habang tumatagal, dumadami yung mga ipinagkakatiwala ng Diyos sa iyo. So God is not unrighteous to forget your works and labor of love. Keep on seeking and putting God first in our lives. Amen? Again, you will never be the last. If you put God first, you will never be last. Your labor is not in vain in the Lord. So let God be the first place before anything else. Amen? Sa lahat ng area po ng ating buhay. And you will see how God will bless you, bless every one of us. Pastor, magandang gabi po. Let us stand and let's pray. Well, Father, thank you so much. Salamat sa inyong kabutihan. Salamat.